isang lalaking inirereklamo ng pagpaputok ng barel sa Kalamba, lalawigan ng Laguna, sinubukang pangtumakas ng suspect pero na-corner siya. Si Katrina Song, naka-alerto 24. Bit-bit ang search warrant. Maagang tumulak ang Kalamba Police. Target ang bahay ng isang lalaking inirereklamo dahil sa pagpapaputok ng baril sa barangay Puting Bato. Pero sa labas pa lang, nakasalubong na nila ang isang lalaki. Pero wala po. Patawad po, sir. Bigla itong tumakbo nang makita ang mga pulis. May itinapon pa itong hawak-hawak sa isang damuhan. Agad siyang hinabol ng mga otoridad. Okay, dala ka sa labas. Nang mahuli, nalaman na siya pala ang dapat haina ng search warrant. Yung isang baril ko na itapon ko, natakot ako. Hindi ko baga, hindi intention na yung baril na yun, itinatago ko. Hindi. Natakot ako. Ininspeksyon din ng mga pulis kung ano ang itinapon ng suspect sa damuhan. Nakita ng otoridad na ang itinapon pala nito ay isang kalibre 45 na baril. Isa-isa rin ininspeksyon ng mga otoridad ang mga kwarto sa loob ng bahay. Dito nakita ang isa pang kalibre 45 sa ilalim ng kama. Mayroon ding assorted ammunition at replica ng M16. Mali, nabili ko yung palilisensyahan ko. Eh, yala, inabot eh. Kailan niyo po nabili? Pagalin rin yun. Mga mana-mana namin sa nuno yun eh. Mahilig kasi ako doon sa mga baril na sinauna eh. Nakuha pa nga nito ang magbiro sa kabila ng pag-aresto. Natanong kasi kung bakit baril ang nakahiligan. Idol ko si Fernando po. Pero hindi naman daw niya ginamit ang mga baril kahit minsan. Binili lamang daw niya ito para sa seguridad dahil mayroon siyang trucking business. Ang isang baril naman daw ay pag-aari ng kanyang ama. Itong suspect ay sasampan natin ang kasong paglabag sa RA 10591 or illegal possession of firearms and ammunition. Patuloy naman ang investigasyon kung may kasong iba pang kinasasangkutan si Robles. Katrina Son, naka-alerto 24.